napaka-dali lang na wawiringan natin. Pero kapag nagkamali tayo sa pag-wiring, posibleng masisira yung electronic natin. Hello mga kabisi mind! So magandang araw sa ating lahat. So nandito na naman tayo mag-share sa inyo ng kaalaman tungkol sa fire alarm. So ang isi-share ko sa inyo ngayon yung fire alarm na ESER. So ang ESER na fire alarm ay product din ng Honeywell. So pareho lang yun sa Gen. Ang kaibahan lang sa connection nito ay yung ESER na smoke detector, ang common yan ay positive. Sa terminal 3 natin i-connect yung in cable na red, ilagay natin sa terminal na 4 in na cable. So sa out na cable doon sa terminal 5 natin i-terminate. So sa mga bago pa lang sa fire alarm, wala pang idea sa fire alarm, ang pag-wiring ng addressable na Gen or Honeywell, kailangan may tanda tayo sa ating in at saka out na cable. Kasi kapag walang marking, malito tayo sa pag-terminate, magkapalitan yung in at saka out. Ang trouble dyan sa panel makikita natin ay wiring wrong map. So kailangan natin na i-observe natin ang in at saka out ng wiring sa ating addressable. So itong base na ito, napaka dali lang na wawiringan natin. Pero kapag nagkamali tayo sa pag-wiring, posibleng masisira yung electronic natin dito sa loob. Kasi yung fire alarm, electronic yung sa loob dito, yung nag-function ng sensor. So yan ang tandaan natin na hindi tayo magkamali sa pag-connection nito ng Gen at saka ESER. Kasi sa Gen, ang ginagamit na common ay black, negative. Sa ESER naman, ang ginagamit na common ay red, positive. So may in at saka out na marking. So sa pag terminate nito, kailangan na nakahigpit ng todo yung ating screw. Kasi kapag maluwag yung cable natin, di maayos pagka terminate, mag loose contact ang connection. So mag display yan sa panel na cable break. So yan ang trouble niyan sa panel. So sa pag connect natin ng wire tapos i-fix natin yung device, tandaan natin may marking diyan. So pag lock natin diyan, kailangan na yan, hindi pa yan lock. So kailangan pa natin na i-align yung marking na yan. Makikita natin yan, no? Yan. Yung marking na yan, i-twist natin yan, no? Yan, naka-align sa base niya. Yun ang tamang pag-lock ng device. Kasi kapag hindi maayos ang pagka-lock, so mag-trouble din sa panel. So, ang trouble niyan ay missing device. Kasi kapag walang device ito, yung circuit ay naka normally close, direkta yung supply natin. Tapos kapag na-configure na yung device, tapos tinanggal, so
ma-detect doon na remove device number or location area this device. Yan ang maka-display sa panel. So, okay. Kung may natutunan ka sa video na ito, please like and share.